sige. Sinasagot na kita, Justin. Bigla akong napatitig sa kanya. Di ko kasi akalain na sisirsoy niya yung sinabi ko na sagutin niya na ako eh. Eh, nandito naman na. Eh, di ituloy ko na. Wait, pakaya ulit niya. Yan ka na naman eh. Di nga, seryoso. Gusto ko lang makasiguro. Alam kong narinig mo. Pero sige, dahil makulit ka, uulitin ko para sa'yo. Ang sabi ko, sinasagot na kita, Tristan. Tayo na. Walang bawian? Wala. Hindi nga. Baka niloloko mo lang ako, ah. Ah, sige. Binabawi ko na lang pala. Lu, parang ewan naman to. So, tayo na, ah. Wala nang bawian. Baka kinabukasan, sabi mo wala kang sinabi. Mukha bang joke? Hindi. Pero, syempre malakas topak mo. Baka pinagtitripan mo ako. Sorry, pero seryoso ako sa taong gusto ko. Baba, marunong ka na bumanat ah. Ito ah, gusto mo pala ako ah. Panatan ko mo kami. Grabe, mapanakit ka talaga eh, no? Pero matanong ko lang, curious lang kasi ako. Bakit mo ako sinagot bigla? Yun naman talaga balak ko. Balak talaga kitang sagutin ngayong araw. Luz, sinungaling. Alam ko naman talaga hindi mo balak yun. Alam ko naman na kaya mo ako sinagot kasi para hindi ko nalapitan sa Emily. Ayaw mo kasi kami nakikita magkasama. Bakit sinabi ko lang na hawak ka desisyon ko, sinagot mo na ako bigla? Bakit? Ayaw mo ba sinagot kita? Ayos lang sa akin. Pero baka napilitan ka lang kaya mo nasabi yun. Hindi ako napilitan. Oo, ayoko lumalapit ka kay Emily. Kaya kita sinagot para sa akin lang, attention mo. Sa akin ka lang. Ayoko nang may kaagaw. Sige nga. Kung totoo sinasabi mo. Is nga. Sinasabi mo dyan? Oh, di ibig sabihin napilitan ka nga. Simpleng kiss lang, di mo magawa. Huwag ako, Tristan. Dumidiskarte ka lang. Oh, ano naman? Girlfriend naman kita. Hindi, porket tayo na kiss agad. Bago pa nga lang tayo, yun agad gusto mo. Huh? Anong bago? Naghiwalay lang naman tayo. Hindi pa rin naman bago yun. Hindi naman ako ibang tao, Gwen. Ako pa din to. Kaya walang bago dun. Parang dati lang, ikaw yung nanghihingi ng kiss sa akin, ah. Huh? Sinungaling, ikaw kaya yung lagi nanghihingi. Sige nga, kung hindi ikaw, kiss nga. Yung itsura niya, parang gusto niya gawin na ayaw. Ngumuso ako nang tapos, pumikit ako. Nag-aantay ako. Bilis, kiss na. At ayun, naramdaman ko na lang yung labi niya sa labi ko. Paano na yan? Nakascore na naman kay Idol. Pagdilat ko, nakita ko na siya nagmamaday maglakad papuntang parking lot. Nahiya siya eh. Nang makauwi ako, nakita ko yung sasakyan ni Dad sa labas. Kaya pumasok kagad ako sa loob. Tamang-tama may gusto din ako sabihin kay Dad. Siguro ito na yung pagkakataon para aminin sa kanya. Son, you're late. Kanina pa dapat out mo. May dinaanan ka ba? Opo, Dad. By the way, yung sasakyan po pala na pinayam niya sa akin, tsaka yung bahay po, ibabalik ko na po sa inyo. Sorry po kung nagsinungaling ako. Ang totoo po kasi, yung kotse po at bahay na pinayam mo po sa akin, hindi po talaga totoo na para po sa trabaho ko yun. I know, son. Po? Alam niyo po? Pero paano niyo po nalaman? Dahil ba yun sa nililigawan mong babae? Ha? Hindi naman po. Kahit itanggi mo, alam mo naman. Paano niyo po nalaman? Binabantayan kita. Kahit wala ako dun, alam ko galaw mo, son. Kilala ko si Gwen.
siya ba yung ex-girlfriend mo? Naging kayo ba ulit? Ibig po sabihin, binabantayan niyo po ako doon? Yes, you know me. Marami akong mata sa building na yun. Hindi po ba kayo galit kasi nagsinungaling po ako sa inyo? Hindi. Sabi ko nga sa'yo, magsabi ka lang. Susuportahan kita sa gusto mo. Tsaka yung bahay at kotse na pinaram ko sa'yo. Actually, nakapangalan talaga sa'yo yun. Alam ko na ayaw mo yung umaasa ka sa amin ng mam mo. Pero huwag mo isipin na bigay ko yun, son. Regalo ko yun sa'yo dahil sa kabutihan mo at sa sipag mo. Kaya don't worry, son. I got your back. Napakaswerte ko kasi may mabuti akong magulang katulad nila mom and dad. Kaya thankful talaga ako kasi sila yung naging magulang ko. Niyakap po si dad at nagpasalamat ako. Babawi din ako sa kanila. Utang na loob ko pa din sa kanila yung mga kabutihan na binibigay nila sa akin. The best ka talaga, dad. Sana mapapabuhay niyo. Loko ka talaga. I have to go na. Take care, son. Ride safe, dad. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ko yung phone ko. Nakita ko na nag-text sa akin si Gwen. In-unblock niya na pala ako. Message mo ako pag-uwi. Hello, my baby loves. Naka-uwi na ako. Namiss mo ako? Corny mo. Bakit ang tagal mo? Inausap ko lang si dad, kaya naulang nakapag-message. Di ko pa namimit dad mo. Huwag ka mag-alala. Papakilala kita sa tamang oras. Hindi pa ba tamang oras? Baka nahihiya ka lang pakilala ako. Oo nga pala. Hindi niya pa namimit si dad. Lagi kasing busy si dad. Lagi siyang wala sa bahay kaya hindi na naabutan ni Gwen. Kahit nga itsura ni dad, wala siyang idea eh. Namimit niya na dapat si dad nun. Ang kaso nga, naghiwalay kami. Actually, topic ka namin ni dad kanina. Anong sabi niya? Secret, walang clue. Pangit mo kausap. Sleep na ako. Uy, wait! Natampuin. Hindi na nag-reply. Sinundo ko si Gwen. Siguro, nagtataka na driver na to. Hindi na nagpapatid sa kanya eh. Good morning. Pahalikan ko na sana siya sa pisngi. Pero pinigilan niya ako. Aba na, Willy. Mag-drive ka na. Ba yun? Good morning kiss lang, ayaw pa. Eh di good morning. Pangit naman ang bungad mo sa akin. Nag-almusal ka ba? Ay, buti tinanong mo. Hindi pa nga eh. Daan mo na tayo ng 7-Eleven. Sinamahan ko na kumain si Gwen. Afternoon, dumiretso kami ng office. Oh gosh. Ngayong araw pala natin ni Sir Crimson. Ano ba ngayon? Ah, Saturday pala daw yung sabi niya, di ba? Oo. Umayos ka pag nandito na si Sir, ha? Di mo kukustuhin magalit yun. Huh? Magalit? Nagagalit ba si Dad? Hindi kasi marunong magalit yun sa akin si Dad, eh. Siguro, pagdating sa trabaho, strike ko lang siya. Kaya, ang dami natatakot sa kanya, eh. Nakaiba din kasi araw ni Dad. Anong oras ba daw dating niya? Ewan. Pero kasi ugali na yun ni Sir na bigla na lang susulpot. Halata nga. Kahit kagabi eh. Nagulat ako, nasa labas na yung kotse niya. Dito ka lang, kakausapin ko lang si Olivia. Sama na ako. Hindi. Dito ka lang. Sige. Bilisan mo lang ha. Parang matagal ako mawawala ah. Eh, mamimiss kita kaagad eh. Corny mo. Sige, aalis na ako. I love you. Namula na naman si ante oh. Sige. I love you. Sige nga. I love you, sabi ko. I love you too. Yung! Kala ko nakalimutan mo na eh. Sige na. Eh, sige. Ewan ko dun kung bakit nahiya pa din sa akin mag-I love you yun. Dati naman, ganun kami. Habang nagtatrabaho ko, siguro kalating oras nag-antay ako kay Gwen.
At sakto may kumatok. Andyan na pala siya. Tristan? Oh, Emily, ikaw pala. Tristan. I have some bad news. Ha? Bakit? Ano naman yun? Yung dad mo. Ha? Kilala mo si dad? Kailan ko lang nalaman na dad mo yung CEO natin. O bakit? Ano meron kay dad? Naaksidente siya habang pauwi ng business trip niya. Naaksidente? Ano nangyari? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.